Mga butil ng gintong aral ni El Shaddai. Ang basurahan. Upang mapangalagaan ang kalinisan ng ating paligid, nararapat lamang na ilagay ang iba't ibang uri ng dumi, kalat o basura sa isang basurahan. Ngunit kailangang itapon kaagad ang laman nito dahil kung ito'y isang basurahang lata, ito'y kakalawangin hanggang sa tuluyang masira. Ano ang ibig sabihin nito sa ating buhay? Ang ating katawan ay mahihahalin tulad sa isang basurahang lata. Kapag ang mga basura ng buhay, tulad ng inggit, sama ng loob, panibugho, poot, galit, hindi pagpapatawad, balak na paghihiganti, at ibang pang tulad nito ay naipon sa ating puso't isipan para itong duming nakatambak na unti-unting sumisira sa atin. Napatunayan ng ilang dalubhasang doktor na ang galit, poot, hinanakit, balak na paghihiganti, panilibugho at kabalisahan ay nagdudulot ng malubhang karamdaman sa katawan at isipan ng tao. Sa katunayan, ang hinanakit sa mga taong umupi sa atin o sama ng loob sa mga taong inasahang makakatulong sa atin ngunit nagwawalang bahala ay unti-unting nagpapahina ng ating katawan. Dahil sa pagingit-ngit, hindi nagiging normal ang pagdaloy ng dugo sa ating buong katawan, pati na ang tibok ng ating puso. Kaya nararapat lamang na suriin natin ang ating mga sarili sapagkat kung hindi natin ilalabas o itatapon ang mga basurang iyan, magiging sanhiyan ng sari-saring karamdaman tulad ng sakit sa puso, tiyan, ulo o kaya'y paninikip ng dibdib. At kapag may sakit na tayo at palaging nakasimangot, kahit 40 anyos pa lamang tayo, ay nagmumukha na tayong 80 anyos. Paano natin itatapon ang mga basurang iyan? Matuto tayong magpatawad sa mga taong nagbigay sa atin ng sama ng loob at hinanakit. At sa halip na tayo'y sumimangot, humarap tayo sa salamin, ngumiti at tumawa. Kapag ginawa natin ito, anumang uri ng kaguluhan o karamdamang meron tayo ay unti-unting lilisan sa ating katawan. Magluluwang ang ating kalooban, mawawala ang kulubot sa mukha at magmumukha na tayong 20 anyos na lamang dahil itinapon na natin ang mga basura ng ating katawan. Ang sabi ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Efeso, Kabanata 4, Talata 31, alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, galit at puot. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Ang salita ng Diyos. Amen.